So ayan, connected. Speed test. 14 ang ping. So 100 ata. 100 Mbps to. Itong kinonfigure ko na pangalan ko. So upload, talagang laylay yan, hindi yan makukuha. Normal talaga yan sa upload. Alright, good morning everyone. So, welcome back no sa ating panibagong vlog. Panibagong video. Matagal tayong hindi nakapag-vlog, siguro mga 13 days kadahilanan ng meron tayong sinetapan na client sa Western no, sa Western Visayas, tapos pumunta tayo ng Malaybalay Bukid noon at meron tayong pinuntahan doon na isang area. So, thanks God, pwede, maganda yung ano. So, nag-iko tayo sa Leyte tsaka sa Mindanao. Yun nga lang, hindi tayo nakapunta ng Davao kasi sa hindi na kaya ng oras at dumating na nga itong mga to. Ano ba to? So meron tayong isang visol, meron tayong tupon, sinipon ako ng konti sa biyahe. Meron tayong porpon, parehas ito ipon. So ang i-review natin is itong porpon. Okay? So alin ba ang tupon dito? Itong porpon ang i-review natin. So dumating na sir. Si sir pa rin. Nahuli yung ano, nandun sa LBC, hindi sila sumabay dumating. Dumating na daw to nung Sabado ba? Bernes ba? So dumating to. Yung Microtech hindi pa dumating, pero yung dalawang ano mo sir ay dumating na. So yun nga, tuloy tayo sa ating video. I-unbox natin at ituturo natin kung ano ang mga kakailanganin. Kasi nag-update ako sa mga message sa ating page. Maraming nag-message ng ano-ano daw ba ang kakailanganin pag mag-start o mag-umpisa ng OLT deployment. So unang-una sa lahat, so para sa ikabubuti ng lahat talaga ng mga viewers, unang-una ay kukuha kayo ng mga permits. Pero nasa sa inyo na 'yon. Ika nga, deploy at your own risk. So, siyempre, pag sabihin nating wala, nasa sa inyo yun. Pero, para masagot natin yung mga concern ng iba, yun yung una, dapat. Pero, hindi ko na kailangan i-discuss dito yun kasi more on deployment naman tayo sa ating mga tutorial. Hindi naman natin dini-discuss yung mga ganon kasi hahaba at hahaba ang video. So, ito na nga. Dapat meron kayong Microtech or any PPPoE server at hotspot server capable na devices or equipment. Sa atin, Microtech based tayo. Merong iba na gumagamit ng Rudgy. Meron ding iba. Ito, meron akong Rudgy dito. Ito, Rudgy. Yung malaki. Ayan o. Oh. Iwan ko kita sa video. Ayan. Yung RG-EG310GH-E. So, ayan. Malaki. So, gigabit up to 1,500 Mbps combined ISP. So, papakita natin yan mamaya. Okay? So, yun nga. Dito tayo. Sealed pa to. Ayan, kitang-kita nyo naman. Kararating lang to. Kay Sir Faustino. Okay? So, nag-ano si Sir? Nag-add.
So maraming salamat kay Sir, no, grabe yung tiwala niya. So sa mga magtitiwala pa dyan, ayan ah. Ayan ah. Okay, kompleto yan. So hindi dumating yung kanyang Microtech. So siguro by tomorrow baka makuha natin, pero ito muna ang i-unbox natin at sasabihin ko na lang kung ano ang mga kakailanganin. So mula sa Microtech, kailangan nyo ng saalin ba ang purpon dito? Ito ata. So ito na. Itabi na lang natin tong ito, itong isa pa. So dito tayo mag-unbox. So ito ang isa sa mga kakailanganin. Okay. So ganun lang. Wala tayong cut, wala tayong putol sa ating mga video para wala talagang edit. Unbox natin. Pizza box din to. Pizza box size. Rack mount. Okay. So yun nga. Pag unboxing, siyempre, malaki. Okay. So i-ano muna natin to. Pasensya na. Okay. So yan. Sobrang laki. So yan. Gaganahin natin. Ayan, pizza box. Porpon OLT. Ang unang makikita nyo ay itong OLT mismo. Tapos yung power cord. Grounding. Bracket, server bracket or rack mount bracket, at syempre itong apat na module. Okay. So syempre, itabi muna natin ito. Tanggalan muna tayo na muna natin ng plastic para buo talaga makita ninyo. So tanggalan natin ng plastic. Amoy pinipig, amoy brand new. Talaga. So sa mga magtitiwala dyan, ayan, ina-unbox na natin yung mga ano natin, kasi meron mang nagsabi na brand new ba talaga dyan. Yan. So ito nga, brand new. So kunin natin yung phone, lagay muna natin dito sa gilid, sa itaas ng Fusion. At ilagay muna natin yung box sa gilid. Ayan, brand new Ipon OLT. So laki, pizza box talaga. So ilagay natin, sana makita. Yun lang, hindi makita. Kasi nakalimutan ko yung stand doon sa sasakyan. Tapos kuha tayo ng adapter. Saan ba tayo makakuha ng adapter? Ito na lang. Okay. So panda rin natin para talaga sa ikabubuti ng lahat. At mag-reading tayo. Hay. Ganun lang dapat. Ito, ano ba diskarte niyo dito, kasi tayo ay line to ground naman tayo, kaya line to line wala naman tayong ground, wala tayong ito. Yung neutral ano, yung ground. So pinuputol namin to ng plies. Teka lang. Pinuputol namin to ng plies para yan, ganyan lang. Oh, yan. Yung isa lang. Yung bilog ito. Tapos yun na, saksak na natin. Moment of truth na naman. So saksak natin, syempre dito. Bago nyo pala i-power on pala ito ha. Para sa kaalaman ng lahat, bago nyo i-power on itong OLT ninyo, kailangan nakalagay na yung itong module ito. So ilagay natin. Ganyanin na lang natin para hindi ma... Ganyanin na lang natin para hindi makita. Para makita ba? So putulin natin sa ating mahiwagang kutsilyo. Walang putol yung video natin. Yun. Diyan ka muna. Okay. Yung module, apat.
isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. So ilagay natin sa pun. Simple, simple lang ang paglagay. Alam nyo naman to eh. Ganyan lang. So pag ganyan, dapat yung blue, kita nyo yung blue, sana mag-autofocus. Kita nyo yung blue ito, nasa taas to. Ganyan lang. Tapos may maririnig kayo na click. Pag may click na, okay na yan. Okay. Okay. Tapos, lagyan natin ng uplink. Siyempre, kuha tayo ng uplink. Galing sa ating mga Microtech at PPPoE server base hotspot server na devices. So ito pala, didiscuss ko itong GE1234 sa tabi ng mga PON module, PON 1, PON 2, PON 3, PON 4, GE1, GE2, GE3, GE4, pwede kayong gumamit ng SFP module kasi 10G ito. Sa mga 10G, ito yung gagamitin natin sa mga 10G. Yung gaya nito, meron kayong RUGI. Papakita ko talaga. Ayan, meron kayong RUGI. So, di ba? Ayan, RUGI yan. Ayan. So, meron kayong 10, ISP1, ISP2, ISP3, ISP4, ISP5, ISP6, ISP7, ISP8, ISP9. Kung siyam yung ISP ninyo, pwede kayo maglagay ng LAN papunta sa mga Microtech server ninyo. 10G capable dito din. Ayan kung kita, 10G. Okay, 10G. So kung 10G ito, dun nyo din isasaksak sa mismong ano natin, mismong port natin na 10G. 1, 2, 3, 4. Tapos 5, 6, 7, 8. Itong taas, ito. Yun kung kita, ayan. Kung kita, RG45 lang. Pwede. Yung mga ganito. Pero hindi ito 10G. Okay? So siguro maximum nito, na-try ko 1 gig, pwede pa. Papasok pa mga 800 Mbps. Okay, so hindi na natin pahintayin pa. So isaksak na natin sa ating GE5. Tapos ito naman, isaksak natin sa ating Microtech server para tayo makakuha ng tinatawag natin na secret sa client. So dito na lang siguro kasi wala na akong port. Alam ko Ether 2. Pwede. Tanggalin ko muna yung sa RUGI. Ito sa Ether 2. So, hindi naman siguro kita yung dun. So, moment of truth. Ito na. Paanda rin na natin. Okay. So, ayan. Nakasaksak na. At iharap natin sa inyo. Iwan ko kung abot. So, abot. Iharap natin kung under ba. Yun! So, hintayin natin. Mag-boot up. Bago mag-boot up, i-discuss ko lang, maghihintay tayo sa habang naghihintay tayo. Ano ba ang makakailanganin, sir, pag nag-uumpisa ako o galing ako ng MediaCon? So mga kakailanganin ninyo ay yun nga, Microtech. Tapos for ano bang purpose ng Microtech? Server for hotspot and PPPoE server. Doon niyo i-configure yung inyong mga client at doon din kayo mag generate ng voucher for the hotspot, centralized hotspot server. Bridge yun, magkasabay. Pag sinabing bridge, sa isang interface, sa isang linya, sa isang port, dalawang interface. Pwedeng bridge, pwedeng PPoE bridge, pwedeng hotspot bridge. So, naka-bridge siya sa isang linya. Okay? So, sana malinaw. Yun, buhay na. Try natin. Para sa dahil mahal ko kayo, para sa ikakasaya ninyo, i-configure natin yung 5B5 modem. So ayan, 5B5, malinis yan. So i-configure natin yung 5B5 dito at gagamit tayo ng
1x8 na splitter. So, i-reading ko pa rin para sa ikakasaya ninyo. Ito yung OTDR natin. So, ayan. Hintayin lang natin na mag-ano to, mag-dim. Kasi nakasilaw. Yun nga, kukonfigure natin yung 5B5. Gagawa tayo ng secret sa ating server. At malalaman natin kung gagana. Kung paano gagana. Okay? So, unang-una sa lahat, Microtech. Kailangan nyo ng Microtech sa mga nag-uumpisa o yung sa mga nag-transition nang galing ng Mediacon, diretso na kayo sa OLT. Pero sasabihin ko na lang mula dun sa umpisa, Microtech for hotspot and PPPoE server, nasa sa inyo kung naka-bridge or hindi. Tapos OLT, ito, optical line terminal. Tapos kailangan nyo ng mga splitters gaya nito. Okay, 1x16 at meron tayong 1x8. Ito yung gagamitin natin. Maglalagay tayo. Iwan ko kung may patch cord pa. Sana meron. Meron pa ata. Tapos, FBT. Kung naka-FBT kayo, yung 9010, 95.5, from 95.5 down to, ayun, nabuhay niya yung kanyang fan, yung boss niya. From 95.5 down to 50.50, mga FBT, meron tayong mga video about dyan. Pwede nyong hanapin sa ating playlist, sa ating videos, at para masundan ninyo kung paano ikabit, paano gagana. At kailangan natin ng mga splitters for the local convergence point. Kung mag-ELCP kayo, multi-core, meron tayong video dyan about. Meron din tayong video about sa hybrid, sundan nyo na lang. So, in-encourage ko talaga ang lahat na tapusin ang video from start to finish para talaga may makukuha kayo na lesson, hindi yung patanong-tanong kayo sa message natin sa inbox. Pwede naman, walang problema, pero kung sa mga videos natin, kung tinapos ninyo yung video from start to finish, I'm pretty sure na wala na kayong itatanong kasi nandun lahat detailed, sinasabi ko lahat dun. Tapos ano-ano pa ba? Kailangan nyo ng optical distribution frame kung kayo ay naka-LCP. So ano ba ang optical distribution frame? May video tayo dyan, how to splice ODF. So ODF. Tapos siyempre, kailangan nyo ng 5B5. O kaya ito. Kung kayo'y existing, kailangan nyo ng ganito. May video tayo about dyan. Latest pa nga yung video natin about dito. Okay, so yun nga. Tuloy tayo, no? Para may pakita ko kung gagana siya, i-configure natin yung 5B5 na modem mismo sa OLT. Gagamit lang tayo ng isang 1x16. Goods na yun. Okay? Sige, tuloy tayo. Okay na yung ETDR. Nag-dim na. Mag-reading muna tayo dito sa kanyang mga ports kung magkano yung makukuha natin na reading. Okay? So, patayuin ko na lang para makita, no? Ganyan na lang. So, pwede naman. So, mag-reading tayo. Port 1, port 2, port 3. Kasi pag ilalapag ko to, wala akong stand, hindi nyo makikita. Sayang din. So, salpak natin. How to read the module. Ganyan lang. Salpak natin. Power meter will do. Itong akin lang ay OTDR yung ginamit ko kasi ito yung meron ako. So, any power meter will do. Basta meron siyang wavelength na 1490 o kaya 1310. So, 1490 tayo. So, nakakuha tayo ng pangit yung wavelength. So, alam ko masilaw. I-dictate ko na lang. So, nakakuha tayo ng 8.27. Ibabalik ko na lang ito mamaya. So, habang naghihintay tayo na mag-dim, i-discuss ko muna yung 5B5 at itong uno. At ano ang pinagkaiba? Kung kayo ay nagsisimula, I highly recommend na yung gagamitin ninyo ay 5B5 na para hindi na kayo bibili pa ng standard modem. So, dito pa lang ay tawag dito, isahang setup na lang. Hindi na kayo gagamit ng modem kung kayo'y nag-uumpisa. So, take note ha. Makinig ng mabuti. Kung nag-uumpisa pa lang kayo at nakita ninyo yung ating mga videos at nag-uumpisa kayong mag-deploy, I highly recommend na gumamit kayo ng 5B5. Sir, saan makakabili ng legit na 5B5? Nagbibinta tayo. Meron tayong supplier. So, bali ano siya, wala siya sa, hindi natin, meron naman, meron kayo makukuha sa mga Shopee store,
Pero yun nga, may nag-message sa atin na hindi daw na flush at naka-jipon pa. Yun, magkakaproblema at magkakaproblema kayo doon. Itong galing sa atin ay tested naman na to. Marami na tayong na-deploy yan ng ganito. So yun nga, dahil legit at tunay, medyo may presyo talaga siya. Kung naghahabol naman kayo at budget tight, naghahabol kayo ng mas mura, pwede naman. Pwede naman kayong bumili kahit saan, tapos sundan nyo lang yung video natin. Pero yun nga, yung iba nagtatanong, nakabili sa iba, tapos nagtatanong sa atin, wala akong magagawa dun. Negative tayo dun, eh, hindi ko ma-explain kasi hindi naman galing sa atin, hindi ko alam yung flow ng item. Pero pag galing sa atin, matik yan. Tapos, yun nga, kung nag-umpisa ka pa lang at nakita yung mga videos natin, ito, 5B5 na kayo diretso. Saan makakuha? Meron din tayo, hassle-free na. Kung hindi tight ang inyong budget, pag legit, medyo may presyo. Pag gusto nyo ng mura, buy at your own risk pa rin. Risk. Tapos, pangalawa, yung palang meron ng existing na kamidjakon. Wala na akong midjakon dito, hindi ko na maipakita, pero alam nyo na yun. Na kamidjakon fiber switch. Itong ating uno na plug and play. Yung wala ka nang i-configure dun na mismo sa modem. Ulitin ko, 12 beses akong na failed dito at yun nga, nakakuha ako ng supplier na maganda at ito nga, tuloy-tuloy. So marami na tayong na-deploy yan ito, may nakita na kayong mga videos about dyan for legitimacy. Wala tayong hinahide, wala tayong tinatago, so makakuha tayo dito sa atin. So dito lang din sa atin ito makukuha. Kung galing kayo ng Mediacon at nag-slowly transition kayo to OLT, meron tayong mga materialis. So from server, from Microtech to OLT to 5B5 to splitters, mga FBTs, ganyan. Meron tayong FBT na nakakasit, meron tayong FBT na naka bare lang. So basta may mga videos tayo about dyan. Asa na ba yung mga bare na sa ilalim? Hindi ko na mahugot, ahaba yung video. So meron tayong ONU at meron tayong 5B5 na ONT. So ano pa ba? Siyempre, coupler. Kailangan ng coupler. Alam nyo na yun, yung mga blue. Tapos, IC connector or FIC. Yun lang naman. So, about configuration, pag dito kayo bumili sa atin ng package, ang configuration yan is kasama na. So, hindi ko masasabing libre, hindi ko rin masasabing may bayad kasi package na. Pagdating sa inyo, plug and play, kung may tanong kayo, tatawag lang kayo, only support po tayo. Yun ang nakaganda kasi pag package na binili sa atin, only support po tayo kung ano-ano mga kakailanganin ninyo. Basta kaya lang, basta related lang sa setup. Pero paglabas na, wala na akong magagawa doon kasi yung may tumawag sa akin, maraming tumawag na about sa mga ganito, about sa mga ganyan. So not related na or out of topic na sa system. So hindi ko na masasagot 'yon. Pero pag related sa system, masasagot natin 'yan, okay? So makinig ng mabuti, no? Recap. Sa mga nag-uumpisa o sa mga nag-transition, mag-uumpisa or mag-start tayo sa Microtech server, any server will do, basta gagana sa PPPA server at hotspot server, tapos optical line terminal at switch hub kung gusto ninyo. Marami dyan pwede nyo gamitan kung multiple yung OLT ninyo. Nasa sa inyo, pero sa akin direct Microtech na to. Tapos splitters. Ito, splitters, FBT splitters, Uno, 5B5, yun. Lahat, kompleto tayo. So, about OLT. So, may tanong last na, sir, kung paano ba kung sa warranty? Yes, nagwa-warranty tayo. Kung ano yung warranty ng supplier natin, ganun lang din. Depende sa system, pero so far, wala naman akong naging problema for sa bahaba ng pag-deploy. Yung mga crucial na mga tanong, masasagot naman natin yan sa ating Facebook page. Ganun pa rin. Yung pala, kung paano yung ating YouTube channel, ganun din yung Facebook page. So ito na, nag-dim na. Balik na tayo. So punwa, nakakuha tayo ng 8.22. Okay, tapos lipat tayo sa punto. Sa punto, nakakuha tayo ng 8.3. Okay, ayan. 8.3. Sa puntri, nakakuha tayo ng 8.17. Okay, kitang-kita naman.
Tapos sa pawn 4, nakakuha tayo ng 8.42. So maraming salamat pala kay Sir Faustino, kasi simulat sa pool, simula nung una pa, pumapayag siya na i-vlog yung kanyang mga materialis. Yung ibang client natin ayaw for confidential purposes. So magpapasalamat talaga tayo sa mga client, sa mga nagpapasit up na pinapayagan tayong mag-vlog sa kanilang mga devices or item. Kasi pag wala sila, wala rin tayong magagawa. Kasi sila lang naman ang nagpapahintulot na i-vlog. At kaway-kaway talaga. At sabay-sabay nating sabihin kay Sir Faustino na, "Sir, thank you so much sa inyong magandang kalooban, good heart na may va-vlog natin. Kasi hindi ko naman to afford pag-vlogging lang. Meron ako doon sa server rack, pero hindi ko naman pwedeng tanggalin yun. So yung makikita natin yung item kasama yung aking mukha na magva-vlog kahit walang gupit, kasi nga sa sobrang busy hindi nakapag-gupit, ayos lang yun. Importante ay yung tutorial na tama at sinasabi lahat, walang paligoy-ligoy, walang tago." Okay, magpapasalamat tayo kay Sir Faustino na pumayag siya. So yun nga, diretso tayo at palubat na yung GoPro natin at i-configure natin yung 5B5. Okay? So ganun pa rin. Diyan na lang. Kukuha tayo ng isa pang patch cord. Ito, hiramin ko lang muna to sa 1x16 ko. Hindi naman ginagamit. So i-try natin. So ayos naman, ano, nakakuha tayo ng reading na maganda dito. Okay, tapos dito na tayo mag-reading kung ano yung makukuha natin. So sana pasado para hindi na tayo mag-a-add ng okay, negative 3.26 galing sa pawn. Gumamit tayo ng 1x8, ayan, negative 3.32. At itong 5B5, thanks God, itong 5B5 ay gagana siya hanggang negative 3. From negative 3 down to negative 27, pwede. So, bilisan na lang natin at i-configure natin yung kuha tayo ng adapter. I-configure natin yung 5B5. So, yun pala, sa mga nagtatanong, maraming mga question about sa ating tutorial, pwede naman kayong mag-message at mag-comment, o mag-message lang talaga. Tapos kung gusto nyo ng talagang paliwanagan, ano, na sumasagot ako ng tawag, walang problema. So tumawag lang kayo at masasagot natin yan. Okay, so saksak natin yung 5B5 para sa, ayan, nag-power na. So hintayin na lang natin na umabot sa ganyan lang, umabot sa time na mag-ilaw tong lahat. Okay, so paano ko ba ilalagay? Patong ko na lang, no, para sa kita ba? Ayan, kita. So patong ko pa uli para makikita nyo talaga. So pag ganyan, loss na, umiilaw na yung loss, saksak na natin yung ito, itong galing sa inyong splitter. So kayo nang bahala kung paano, basta gagana siya pag sinaksak nyo. Mawawala yung, pag sinaksak yan, yung loss, mawawala yan at ready to configure. Excuse me. Ayan. Pag nag-steady na, ready to configure na yan. Tapos hintayin nyo lang mag-ilaw yung WLAN. Ayan, nag-ilaw na yung WLAN. Ayan, kita naman pala sa screen. So, nag-ilaw na yung WLAN. So, ang gagawin natin, meron akong kinonfigure dito na test account. So kunin ko lang yung cellphone. Ito. So ipapakita ko talaga sa inyo how to configure. So ganyan lang. Sana makita nyo. Di ba masilaw? So ayan. So ito wireless net 5G. Connected na. Tapos punta kayo dito sa Google browser ninyo. At ayan, lumabas konti, lumabas agad. Okay. So yung password dito, ako na bahala.
ako na maglagay, hindi ko na sasabihin. Pero pag dito kayo bumili sa atin, ibibigay ko. O sa may mga alam na, pwede naman, meron naman yan. So, alam naman ninyo. So pag dyan, decline nyo lang. Dito kayo sa new. So, PPPOA. Tapos yung... tapos yung ito, MRO, lagyan nyo lang kung anong ilalagay ninyo. Yung akin kasi, ay, tanggalin nyo to. Tapos yung akin, 1492. So dito, lagyan ninyo, akin, nilagyan ko ng pangalan ko. Chinristo pa. Tapos, password, ako na bahala. So, kayo na rin bahala sa password ninyo. Okay. Tapos, is ID, dapat naka ganyan. So, naka-bind. At dapat naka-PPPOA dito. Hindi IPOA, naka-PPPOA. So, apply. Okay. Connected na yan. So, pagdating dito, tingnan natin. Okay na. So, malalaman nyo yan sa status. Kung normal na ba. Ayan. Connection status, normal. So, ang IP pala nito, 192.168.100.1. Tapos, balik kayo dito sa WLAN. Dito lang ang pag-configure. 2.4 advanced new. Ano? Mali. Ano ba ito? Ayan nga, dito nga. WLAN. Dito basic pala, so kayo nang bahala anong pangalan ninyo, tapos password, tapos 5G naman basic din. Ito basic, so kayo na din bahala, mayroon nakalagay dyan, o 5G. Akin naman ay iniiwan ko lang na ganyan kasi hindi ko naman i-deploy yan, pero kung i-deploy ninyo ay ayusin ninyo. So ayan, connected na tayo. Wireless net 5G. Ay, nawala. O ayan, wireless net 5G, 'di ba? Kitang-kita. So dito tayo sa speed test. Mag-speed test tayo. Nakalimutan ko na kung anong speed ang nilagay ko dito. Pero tingnan natin. So ayan, connected. Speed test. 14 ang ping. So 100 ata, 100 Mbps to. Itong kinonfigure ko na pangalan ko. So upload, talagang laylay yan, hindi yan makukuha. Normal talaga yan sa upload. Okay. So ganyan lang ang pag deploy ng ating 5B5 mula sa server, OLT, splitter at 5B5. So ulit, para hindi natin sabihin na niloloko tayo ng speed test. Uy, lumaylay man. Siguro maraming gumagamit. Okay. Ulitin natin. 14.41 ang ping. Okay nga, maraming ang gumagamit ngayon. Kasi Sunday naman ngayon. Okay, so ganyan lang ang mangyayari. Alright, so tuloy tayo. At yung sa mga nagpapasit up, hintay-hintay lang kami na yung mga materials. Siguro mga 3 weeks ganyan. At goods to go. Tatawag naman ako sa inyo kung dumating na yung mga materials. Okay? So thank you so much. God bless everyone at see you in our next vlog. Bye-bye for now. Have a blessed Sunday morning to all of us.